Paano hindi mo malalaman na maaga umalis si Tristan? Eh, doon ka naman natulog sa kwarto ni Angelo. Eh, sa sobrang pagod ko siguro, Chang. Hindi na ako nagising para makalipat. Hindi nagising? O sinadyang hindi magising para hindi lumipat? Nako, Arian. Lalo lang lalaki yung away ninyo ni Tristan kung itutuloy mo yung plano mo na magtrabaho. Chang, nakapag-desisyon na ho ako. Paano? Erase-erase na lahat. Di ba nakikita yung epekto sa inyo? Itutuloy mo pa ba? Siyang malaking pangailangan ng anak ko. Hindi kang mabubuhay ng pride ni Tristan, kaya sa ayaw niya at sa hindi, kailangan kami magtulungan. Mana? Ma? Pakitawag naman muna si Cheskar para makakain na siya. Kaya aminin man ni Tristan o hindi, kailangan niya tulong. Ay, ma'am, andyan po pala kayo. Mag-breakfast na daw po muna kayo, sabi ng tita nyo. La, patukang nga. Ano na po ako? Hindi ka kakain? Tay, hindi ka muna mag-almusal. Oo nga. Malilate na po ako, tay. Maaga pa. Sige, kuya. Baon mo. Meron na. Ba't ganun yan si King? Parang kulang sa kulit. Pansin ko nga eh. Kausapin mo nga, baka may problema. Eh baka naman na in love, naligaw, nabasted. Nako, tigilan-tigilan na yung ano ha, love-love na yan. Kakasira lang ng pag-iisip. Weh, talaga nay? Bakit mas malagkit pa sa kakanin yung titig mo kay Mr. Sandoval nung pamasyal dito? La. Ba kayo? Bakit? Wala namang masama kung gustoy namin ni Tatay sa langit na maging masaya ka, o. We'll see. Eh, we'll see, ha? We'll see. Pa-practice na pa-practice na yun. English yun, eh. English speaking pala si Mr. Sandoval. Pa-practice na pala, eh. Masalaman talaga. Wala kayo na, ha? May hilig nyo lang. Ikaw na, ha? Yes, TSL. Total of 400 million ang utang niyo sa tatlong bangko niyo. Tama kayo. Hindi na muna sila magpapautang sa inyo since tumigil na kayo magbayad sa kanila. Sir, personally, I think it's best to file bankruptcy. Bankruptcy? Sir, naisip ko lang yun. To buy some time para sa siguridad nyo at manatiling intact kung anong mga natitirang properties nyo. Ako si Engineer Delmar. Pinapunta ako dito ni Mr. Sandoval eh. Nangako yata siya sa inyo ng dalawang bangka, no? Ayun lang, baka hindi niya matupad yung dalawang bangka. Apat yung sinabi niya sa akin eh. Apat? Ayos to. Apat na bangka galing sa Boat Builders Manila. Makakasigurado ho kayo na matibay yun kasi kami mismo gumawa niyan. Salamat po. Salamat kay Mr. Sandoval. So, wakas, madaragdagan din ang huli natin. Oo nga. At hindi natin kailangang abutin ang dilim sa laot. Maraming salamat kay Mr. Sandoval, pati sa inyo, sir. Ano man, makakarating yan sa kanya. Salamat po. Maraming salamat po. Oh, walang ano man, masaya din kami na masaya kayo. Okay. Sasabihin ko kay Mr. Sandoval yan. Mamay, pagtimpla mo ako please ng coffee. And don't forget the fruits. Put it in the fridge, but wash it first, ha? Yes. O, sige. Ma'am. Oh. May pumunta po ritong lalaki. Pinabibigay po ito sa inyo. Thank you.
Oras na lumabas ang resulta ng investigasyon, eh, papaalam namin sa inyo. I owe that to our loyal consumers. And rest assured that we will do the necessary actions sa kung sino man may naging kapamayan. Jenna Celis, paano mo haharapin isa-isa ang mga biktima ng kawalangian mo para lang pabagsakin si Tristan Lozado? Handa ka na bang pagbayaran ang ginawa mo sa Supreme Pacific? Pating mo lang? Sing ka pa pala? Ay, inukwami niya pa. Saan galing? Ah, galing ako doon sa kaklase ko. May ginawa lang kami project. Okay ka lang ba? Oo. Matamlay ka eh. May problema ka ba sa eskwela? Wala. Sigurado ka. Sabi ka lang. Wala to, kuya. Ano ka ba? O pa. Sige, kuya. Tulog na ako. Good night. Toothbrush ka. Pahirapan mo na naman ako. Lakas magpamis. Nakakainis. Waldo pala! Uy, shh! Ano ka ba? Huwag kang maingay! Bakit? Kasi baka may makadinig sa'yo dyan. Hindi naman Waldo yung sinabi ko eh. Hoy, sigurado ako sa narinig ko, ha? Hoy, harassment in the workplace yan, ha? Eh, hindi nga kasi Waldo yung sinabi ko. Madi yung dinig mo ang bini mo. Hoy, ano? Sinabi ko ano? Sabi ko, sweldo ko. Yun yung sinabi ko, bingi. Sweldo? Hindi ka pa kasi umamin, ha? Ikaw na pa kasi mungaling mo! Sige na. Bye! Enjoy ka dyan. Ganda mo. Wisit! Kaya? Yeah, thank okay. you. Wait. Percy po. Okay. Eh, mag-i-email muna siguro sa kliyente. Muna ko nila sa opisina. Oh, sige. Antayin ko lang email, ha? Oh, sige. Okay, kailangan pa rin isa kong gawin na ipin. Okay. Kita lang tayo sa opisina. Okay. Patol. Thank you. By the way, we have two cases nga pala na kulang pa ang team. One is grave coercion and yung sa staff, ha? Hinahanapan ako ni Attorney Vinerao na hanapan siya ng partner kasi nga mabigat na yung isang kasong hawak niya. Ariel. Sige, pag-aaralan ko yung estafa. Hinihinay muna tayo, ha? Okay. Sige. Pero sige, masyado sinira. Ayan. Alam mo, magandang decision din yung estafa muna, no? You do it slowly. Para naman magkaroon ng time mag-adjust si Tristan. Kasi pag labid lalo, baka mag-transform. Huwag ka na nga. Kamusta nga pala yung kaso dun sa SC? Ibe-benefit ka ba? Oh, yung daddy na
yung mesa. Malapit. Ay, tara na! Tuko. Alaga ako. Medyo masigla na. Asan si King? Sayang naman wala siya dito. Eh, punta na rin sa klase at gumawa ng assignment nila. Pag, ah. Papakintang gilas, ah. Ayla, isa. May dala akong adobo. Di ba paborito mo to? Uy, thank you, ah. Wow, oo. Adobo din yung dala ko, eh. Pero mas social na version. Kasi ito, may wine, may liver spread, may olives. Hindi ka tulad ng ibang adobo dyan. Na-overdose sa toyo para makalasa. Favorite meal pa. Well, do, ang masarap na adobo, yung simple lang. Hindi na kailangan ng mga olives na ganyan. Oh, oh. Kain na na. La. Uy! Isa, tsaka si Layla pa. Nay, adobo rin? Ano ba tong araw na ito? Umuulan yata ng adobo. Lola, nanagdala po kasi ako ng adobo. Yung sakto lang sa timpla na gusto ni Waldo. Ay, adobo din ho yung dala ko, Lola ni. Pero ito, social na version para makatikim si Waldo ng ibang timpla. Kasi pag simple yung mga ganyan, nakakasawa. Mga iha, may gatabay ang mga adobo niyo. Wala, wala, wala po. Pwes, ang adobo ko may gatabay. At yan ang paboritong timpla ng aking ato. Parehas kayong talo. I'm sorry. Doon ka na, oh. Doon ka na. Doon ka na maupo ato. Hello? Oh, hey, dito ka na. Diyan ka na. Isa. Oh. Uy, paborito ni King tong ganitong luto. Ito, sa kapitbahay natin, may magiinuman mamaya. Tikman niya yung adobo ko. Matutunan yung style ng Lola Ni. Hello. Sige. Inomba ng tubig ng China ang fishing vessel ng Supreme Pacific Corporation, isa sa pinakamalaking canning manufacturers dito sa Pilipinas. Ayon sa mga tauhan na lulan ng SPAAA, isang nagngangalang Rodwaldo Del Mar na engineering intern ang matapang na humarap sa sasakyang pandagat ng China. Si Del Mar din ang sumagip sa nahulog nitong kasamahan. Makikita sa likuran na sinasalubong ng ilan sa mga tauhan ng Supreme Pacific ang tubo ni Del Mar. Hindi mo pa rin siya talaga nakakalimutan. Kitang-kita ko. Tinitingnan ko lang yung mga clippings sa Supreme Pacific. Kasama doon yung Scarborough issue. Wala tong ibang ibig sabihin. Huwag ka mag-alala. Hindi ko rin naman ang intensyon na abutan ka mo. You enjoy some good memories of your ex-boyfriend. Hindi ganun yun! Hindi ka mapapagod sa pagsisinguling! Ha? Ano ba pinagsasasabi mo? Na siya pa rin! Na yung Waldong yun pa rin! Matagal ko na tinalikuran si Waldo. Tristan, may anak na tayo! Oo! Yan ang pauli-uli mo pinipili sa akin na paniwalaan ko! Na nakalimutan mo na si Waldo! Oo! Dahil hindi na siya sumisira sa atin ngayon, ikaw! Yung isip mo! Alam ko naman yung pinanggagalingan mo eh. Pero yung Tristan kilala ko, kaya niyang kontrolin yung mga bagay. Hindi ka na ganun ngayon. Ako may balik sa akin yung sisi. Nandito. Nandito, Arian. Yung pagbubuhis mo ng buhay mo para sa Waldo na yun, nandito. Pinamon ko na lahat yun sa nakaraan. Akala ko,
makapagsimula tayo ulit. Kasama yung anak natin. Habang buhay ko itong hihingi ng tawad sa'yo. Pero sinubukan natin ayusin, di ba? Kasi gusto natin bigyan ng kumpletong pamilya si Angelo. Pero ikaw ang lumalayo! Hindi ako! Ayoko to. Ayoko. Yung nakikita ko na unti-unti niyang sinisira yung sarili niya. Gusto ko siyang tulungan. Pero pinapamukha niya sa akin na ako pa'y nakakasira sa kanya. Tita, amahan mo pa yung pasensya mo, please. Amahan mo yung pasensya mo kay Daddy. Please. Kakapit ako. Hanggat kaya ko. Para sa'yo. Para sa anak ko. Pero oras na pagkataon yun ay masira. Handa rin akong magparaya. Alis ako. Sa lahat na nangyayari sa'yo ngayon, you need me. And the good news is, I'm willing to help. I don't need your help. Itaboy mo man ako, magalit ka man sa akin. You cannot change the fact that I've always been there for you and Jessica. Tutulong ka. What's in it for you? Hindi pa ba sapat na ikaw ang ama ng anak ko? Tristan, at this point, you simply have no choice. It's either tanggapin mo ang tulong ko, or you lose everything you have. Or worse, makulong ka sa lahat ng kasong hinaharap mo. Tapos nun, inanod ng malakas na alon yung kastilyong buhangin. Pero alam mo yung sabi ng Reyna sa anak niyang prinsipe. Tahan na, anak. Ka na umiyak. Dahil gagawa tayo ulit ng panibagong kastilyong buhangin. Alagaan kita. Paprotektahan kita. At hindi na kailanman mabubuwag ang malakas na alon ng gagawin nating kastilyo. Wala na pwede makapanakit sa'yo, anak ko. Where is she, Mamay? Andyan sa den. Hinihintay ka. Okay. Jenna. Sorry. I was about to go to sleep. Akala ko hindi ka na darating.
Thanks, Mai. Sige. So, let's get down to business. What can you do for me? Everything. But first, let me take you out of your misery. Gastos ka na malaki para magbigay ng bagong business ang produkto natin. Saan ko kukuha ng pera? Well, if that's not gonna work, nothing will. Maybe it would be best if I propose to the board to sell the company and start anew. That's it? That's your brilliant plan? You don't keep spoiled milk, Tristan. You toss it out. You're being reckless again, Jenna. Tapos, tatawa kung bakit sa akin iniwan ang tatay mong kumpanya at hindi sa'yo. I'm sorry. I'm stating fact. That's why I'm meeting with you. In my eyes, you've always been the best man for the job. Pinalago mo yung kumpanya. At alam kong, ikaw din ang mag-aahon ito. That's how I've always looked at you, Tristan. Hindi ko alam kung bakit nakalimutan. Pero ganun kita sinasamba. Your help. Tristan is here in my house. He's drunk. Can you come get him? Ano ginagawa niya dyan? I asked him to come para tulungan siya sa financial crisis niya. Pero nung dumating siya, he was drunk. Nagwawala siya dito and hindi na siya makausap ng matino. Please, can you come and get him? Sige. Gano'ng kakatagal bago makarating dito? I will be there in 30 minutes. I'm sorry about that. I can't lie to myself, Tristan. You've always been my savior. Sa lahat ng nangyayari ngayon, masarap pakinggan ang mga yan. Thank you.
Lisa, pasok. Ako, mabuti naman na dumating ka kaagad. Diyos ko, kanina pa si Tristan nagpupumilit magmaneho. Eh, ayaw naman ni Jenna. Walang maghahatid na driver kasi nagsiuwi na. Si Jenna naman, eh, nakainom. Lasing na. Halika na. Nasaan mo sila? Nasa den. Ah, sige, tuloy ka na lang. Dahil sasara ko pa yung gate. Ha? Sige.